Sa kauna-unahang pagkakataon, makalipas ang 3 taon ay muling nakapagdaos ng health camp ang Faith Adventist Academy sa Taytay, Palawan. Ang nasabing health camp ay taunang programa ng eskwelahan ngunit nahinto noong magsimula ang pandemya. Ang mga bahagi at layunin ng programang ito, alamin sa ulat ni Ijin De La Cruz. Call a friend, I will go. Ang sigaw ng mga estudyante ng Faith Adventist Academy sa kanilang kauna-unahang health camp matapos ang 3 taong pandemya. Taon-taong programa ng Academy ang ganitong aktibidad. Ngunit sa mahabang panahon, ang mga estudyante ay nanatiling online learning ang sistema sa kanilang mga tahanan. Sa pagtatapos ng school year, layunin ng health camp na ito na bigyang pansin ang kahalagahan ng mental health ng mga estudyante lalo sa panahon ng krisis na hinaharap ng sanlibutan. Isa po sa purpose nito ay muling manumbalik yung kasigasigan ng mga kabataan, ng mga estudyante sa pag-aaral pagdating sa nalalapit na limited face-to-face. Preparasyon din ito para muling manumbalik yung kanilang spirit pagdating sa Christian education. Bahagi ng programang ito yung Moral Recovery Program. Layunin rin itong magkakilakilala ang mga estudyante bago matapos ang taon, lalo na ang mga non-Adventist na mga estudyante. Ang pinaka natutunan ko po talaga sa health camp na to is spiritual activities po talaga. Natutunan ko po na magbasa ng Bible since po Catholic po talaga kasi ako. I'm so glad na nandito ako sa health camp na to kasi yung spiritual life ko parang nabuboost po. Si Pastor Ramil Rey ang naging pangunahing tagapagsalita sa loob ng 6 na araw at nagbigay ng mga importanteng praktikal na mga aral, lalo't higit ang pang-espiritual. Dito sa health camp, na-observe natin na hindi sa aspeto lamang ng physical, ano, na-test natin kasi marami siyang mga aspeto, lalo na yung focus ko is emotional, mental, and spiritual nila, ay kung pinagdaraanan nila ang ganito at kinakailangan ng calibrating at coaching sila, maaring sa ibang mga academies, mga institution din ay sana magkaroon ng ganitong program para sa kanila. Puno rin ang mga makabuluhang talakayan at social activities na makatutulong na matugunan ang mga issues na maaaring kinahaharap ng bawat kabataan. Ang mga guro sa eskwelahan ay masayang-masaya din na sa wakas ay napahintulutan ang aktibidad na ito. Masaya kami kasi syempre mamimit na namin yung mga bata, magkakaroon ulit ng camping. Excited din ba kami for face-to-face? Mating din po sa punto na kung saan na nagkaroon din po ng discouragement. Pero yun nga, praise God at natuloy pa rin siya. Sa iba't ibang mga pangyayari sa ating paligid, napaka-importante na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kamalayan at alalahanin ng mga taong nasa paligid natin. Tulad na lamang ni Kristo na nagsilbi at nagbigay kaginhawaan sa mga taong may pangangailangan. Mula rito sa Faith Adventist Academy, Taytay, Palawan, ako po si Ijin Joy De La Cruz, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News.